sa kapal upang ipahit natin ang ating pagmamahal sa Diyos, sa simbahan, sa kanyang misyon at sa inyong abang lingkod. So maraming maraming salamat po sa inyong mag-inig na pagtanggap. Maiksi po ang ating mensahe. So nandito si Father Dennis. Dalawa po kasing bahagi itong pastoral lesson. Yung una po ay ang ginagawa natin sa warm reception, magkakaroon tayo ng bigyan ko ng message, and then holy hour, and then yung pagkatapos ng benediction po, second part is magkakaroon ng pagkakataon, yung BBC, different ministries, magkapagkaroon ng dialogue sa atin habang ang ating parish priest kasama natin dito foreign, kanilang santo ko ng leader foreign po na inatasko ay pipirmahan niya, titignan niya yung mga canonical books kung saan po rin record yung pinya, kumpil, marriages, ganun po. And pinitinag maayos, and then the last entry, pipirmahan niya itong araw ng aking pagbibisita. And then sinatagdaman ni Father Juan, sila po ay mag-iikot, titignan yung physical plan, and then the leader foreign will just make some recommendations before you me, which I will pass later on sa ating malunang parish space, and any recommendation or any suggestion. So, yun po ang ating dialogue, yung second part. So, while we are doing, then nandun po, open ako, no? So, kadalasan po ka sa ating pagbisita rito, I come here, marami po for special occasions like fiesta, di ba? Kumpil, graduation. May mga special occasions, hindi tayo nakakaroon pagkakat, umupunan ka, and just to listen to you about what you are doing and some difficulties that you have encountered in exercising your ministry, in trying to articulate yung mga priorities ng ating diocese. No? Hindi po madali, alam ko po, alam natin lahat yun. Yet, the Lord expects us to give our best. Kaya, huli, ako'y taos po magpapasalamat sa inyo lang sawang pagsisikap upang buhayin ang simbahan. No? The church becomes alive when the members are very active in giving their share. Sa mga nakaraang siglo, iba-iba po ang larawan ng simbahan. At itong mga larawan o characteristics, kanilang minulat sa mga tao, kung ano ang pinalalim, pinayaman ang misyon, at kung paano maging epektibo ang simbahan. So may mga panahon na dinescribe ang simbahan bilang profeta, tagapahayag, tagapagsalita ng Diyos. Ano ngayon, ginagawa naman ang simbahan. There was a time, the church is a herald, tagapagdala ng balita, ano, sa parang palaya ng tao sa kanilang pagkabiha. And then, also the church is an institution, it's indeed an institution. And then, sabi natin, the church is the mystical body of Christ. Pero recently, napakaganda, ano po, of course, in our vision, community of Christ like disciples, that's a beautiful description of the church. Isang pamayanan ng mga maglagan ni Kristo, inubog sa kanyang wangis, okay? Para maglingkod lala sa mga mahirap. So recently, Pope Francis, napakaganda po, gave us a beautiful image of the church. Ano po itong larawan na binigay ni Pope Francis? Sabi niya, ang simbahan ay isang field hospital. Field hospital. At nagbigay siya ng tatlong katangian ng field hospital. Una, hospital. Lahat tayo. Ako na, na-hospital na. Sa bagay mo, na-hospital na rin siguro. Umunta tayo sa hospital, di ba? Ano na rin nasa natin? May guardia. Hindi lahat na gusto mo pumasok, makakapasok, di ba? Meron siya. But for security, alam mo, tapos may bako. Pero ang sabi ni Pope Francis, field hospital. Ano yung field? Ibig sabihin bukas. Ha? Bukas, kahit sino makakapasok, kahit anong oras gusto pumasok, hindi makakapasok. So, this is
the church exactly like an open field hospital. Tatlong magandang katangina. Number one, meron siyang kakayahan. It has the capacity to heal the wounded. Meron siyang kakayahan pag-ibumin, pag-alingin yung mga sugatan. Lahat tayo ay sugatan. Sa kasalanan, sa iba't ibang paraan. Sugatan tayo. May mga ninanais na hindi natin natamo. O kaya hinihingi sa Diyos niyang pinagkaloob, nasaktan tayo. O kaya sinaktan tayo ng ating mga kapamilya, kapitbahay, sinisira tayo. So we are all wounded. Pero anong sabi ni Francis Manises, the church has the capacity to heal the wounded. Meron tayong kakayahan sa pamamagitan ng banal na espiritu. Meron kakayahan, kapangyarihan, paghinumin ang mga sugatan. So, paano tayo paghinumin? Never return evil from evil. Huwag mong takatal, huwag mong sumiyan ang mga kasamaan. Naranasan mo ng kasamaan. Otherwise, the world will never change. Kaya naman din, babago ang ating mundo, pati na ating buhay. Pangalawa, don't treat anyone as your enemy. Huwag itrato kahit sino man bilang kaaway mo. Tulala natin ang Diyos para tayo maging banal, tayo pinupuli mga anak niya. Kaya, di ba, meron tayo kasabihan, like father, like son. Katulad ng tatay, yung mga anak, yung nanay, yung mga anak. So, Diyos ay banal. Nararapat lang tayo ay maging banal araw-araw. Ito ay isdaan ng kabanalan. Huwag trato sino man bilang kaaway. Ganun ang Diyos. Naging kaaway natin, pero hindi tayo pinuling bilang kaaway. Ngunit sa kanil, sinupang kanyang anak upang ipalay ang buhay para tayo maging kaibigan, maging kapatid ni Kristo. So, yun po, no? The church has the capacity to heal the wounded. At tayo ang sangkap mahalagang bumubuo ng simbahan. And then another beautiful characteristic, isang magandang katangian, rin ng simbahan, the church brings people near Christ or makes Christ present, as it were, to them. So, yan ang ating katangian. No? Yung church, hindi po isang busahi, but it's a people, it's a community of believers, nagpapayang, nagpapatuloy ng misyon ni Jesus, ipahayag ang pagmamahal na nagbibigay ng buhay sa tao. At yan ay ang paglilingkod at walang hinintay kapalit at pagtalikod sa sarili, self-denial, so that real love may reign in our hearts. So we make Christ present by imitating His love, a selfless kind of love, a love that manifests itself in service without limit, without conditions for others. At yung pangatlong katangian po ng church as a new hospital, ano po yung una? Hello? The church has the capacity to heal the wounded na kaya ng simbahan. Ano po? At ang pangalawa, we make, the church makes Christ near to people or even present to people. Okay? Yung pangatlo, magandang katangian ng simbahan, the church gives an immediate and a personal response to the needs of people. Laging handa ang simbahan tumubong sa anumang pangangailangan. So, nagbago yung ating, sabi nga nila, yung landscape. Ano po, kung saan nabubuhay simbahan, nagbago. Iba na ngayon, maraming pinagkakabala ng tao. Maraming kumulong. Maraming nagpapakilang katotohanan, pero kasinungalingan. Kung isa nakikita na parang wala ng kwenta ang buhay ng tao, may itong tipo, itong daan ang tinatawa. So, again, anong ating response? Ayun, di tayo sumusuport katulad ng Diyos. Hindi tayo napapagod. Kaya,
salamat sa inyo walang sa pagtugon kahit na sa report ninyo at sinasabi